kaibigan na makaanak at malalapit na kaibigan ni Carl Angelo o Angelo Arnais na inosente siya at hindi isang hold-upper. Isang honor student at dati raw estudyante ng University of the Philippines Diliman si Carl pero natigil sa pag-aaral dahil sa depression. Live mula sa Cainta, Rizal, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, hindi nga pinaniniwalaan ng pamilya ni Carl Angelo Arnais ang bersyon ng pulisya sa pagkamatay ng binata. Hiling nila ngayon hustisya para sa isa raw mabuti at mabait na anak. Outstanding student at first honors. Ilan lang ito sa mga medalyang nakamit ni Carl Angelo Arnais sa kanyang pag-aaral. Valedictorian si Carl noong grade school sa Tibagan Elementary School sa Makati. Number 2 naman siya na makapasa sa Makati Science High School. Nakapasok din si Carl sa University of the Philippines Diliman sa kursong Interior Design. Tahimik lang po siyang tao, simple lang po siya, mabait, tas ano po, overprotective, mapagmahal. Pag-aral daw po ng mabuti, para din daw po sa kinabukasan ko yun. Pero dahil sa depresyon, tumigil sa pag-aaral si Carl. Gayunman, hindi raw siya tumigil mangarap. Pagninegosyo ang kanyang pinagkaabalahan. Dinesenyo pa nga niya ang pangarap niyang itayo na French fry stand. Sa kanyang tindahan, huling nakitang buhay ni Lola Norma ang apo noong August 18. Binilan pa nga raw siya ng tsinelas nito. 10 araw na hinanap ng pamilya ang binata bago mag-message sa atin ni Carl ang isang punerarya para ipacheck ang isang bangkay sa kanilang kustodiya. Duda si Lola Norma sa kwento ng Caloocan Pulis na nangholdap si Carl ng isang taxi driver at nanlaban pa sa pulis. Wala namang masamang record dyan. Minsan hindi yan nakapag-away. Kasi may dala pa siyang pera nung oras na yun eh. Pati ang cellphone niya nawala, pinalitan nila ng lumang cellphone. Sa salaysay ng ina ni Carl sa Caloocan Pulis, ipinunto nitong hindi sa anak ang mga suot na damit nang makita ito sa punerarya. Wala raw ganoong damit ang kanyang anak at hinirin daw yun ang suot ng binata nang mawala. Bumisita rin ang kabarkada ni Carl noong high school na si Keith. Mas talino yan si Carl eh, kasi kahit minsan di nag-aaral, pumapasen eh. Hamon niya sa pulisya. Napakita siya kagad. Hilingi ng kanyang pamilya, hustisya para kay Carl. Nila nagawa kay Kuya yun. Kasi napakabuting tao po ni Kuya, matino. Yun, iniisip po namin na bakit sa kanya nangyari yun. Isa din namin rami na tao sa mundo, siya pa. Pinahirapan pa nila yung apo ko. Yun po talagang masakit para sa akin. Hindi naman kasi masamang bata yan. Bakit nila gaganunin? Sana ikinulong na lang nila kung ano. Hindi na nila pinatay, hindi na nila tinorture. Ngayong hapon, dumating ang Internal Affairs Service ng Rizal Provincial Police Office para simulan ng kanilang investigasyon. Nawawala pa rin hanggang ngayon ang huling kasama ni Carl, ang 14 anyo sa si Reynaldo de Guzman o alias Kulot. Bumisita rin sa burol ni Carl si Kabataan Party List Representative sa Hainarawang Makabayan Block sa Kamara ng Resolusyon para maimbestigahan ang kaso ni Carl at iba pang napapatay sa kampanya kontra droga ng administrasyon. Ang panawagan ko sa inyo. Katarungan naman ang sigaw ng mga estudyante ng University of the Philippines Diliman kung saan naging dating estudyante si Carl. Nagsindi rin sila ng kandila kasabay ng kanilang panawagan. Jessica, ngayon lang ay dumating ang mga taga National Bureau of Investigation para simulan naman yung kanilang investigasyon. Samantala, tuloy-tuloy din yung pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya Arnais. Ngayong gabi na kasi yung huling gabi ng burol nitong si Carl o Jello sa kanyang mga mahal sa buhay. Bukas ng alas 2 ng hapon, siya ay ililibing. Jessica. Salima, ano ang relationship o meron ba? Bakit nagkasama si Carl at itong si Reynaldo, yung 14-year-old? Ano daw yung, kasi dun sa nabasa ko nung una, lumabas daw itong si Carl para bumili ng merienda nung gabing the last night that he was seen. And he was seen ba with Reynaldo, this 14-year-old? Magkaibigan ba sila? Jessica, kasi ang nangyari, no, itong si Jello,
dun sa kanyang mga mahal sa buhay dito, ay may sarili siyang sari-sari store. Itong si Reynaldo o Kulot ay madalas bumili dun sa sari-sari store na yan. So nung gabing yon, ang sabi ng mga nakakita ay lumabas daw itong si Jello saka itong si Kulot. Pero hindi siya nagpaalam dun sa kanyang mga mahal sa buhay, dun sa kanyang lola at dun sa kanyang pinsan. Pero ang sinasabi nila, usually naman daw kapag nagugutom, ayaw daw galawin ito yung kanyang mga paninda sa sari-sari store. So lumalabas daw yan para bumili, no? Ang nangyari, hindi daw ito umuwi nung kinabukasan ng umaga at doon na nga sila nagtaka. At doon lang nila nalaman na ang kasama pala ay itong si Kulot. Ang sabi nila, hindi daw ganun na matalik na magkaibigan. Ito ay magkakilala lang daw itong si Jello saka si Kulot. Jessica. Yung profile niya, valedictorian, pumasa sa Makati Science High School. Yung mga science high school kasi natin, medyo hindi madaling makapasok sa mga yan, di ba? And then went to UP, nag-aral ng interior design, and then stopped because may depression. Tama ba yung profile, Sam? Yes, oo, Jessica. Yun nga yung kwento dito nung kanyang mga mahal sa buhay, nung kanilang mga kapitbahay. Matalino itong batang ito. Kwento nung kanyang mga kaklase, hindi nga raw nag-aaral, pumapasa. Tapos sa nag-valedictorian yung grade school, nung nag-entrance exam, nag-number 2 siya dun sa entrance exam na yan. Yun nga lang nung college, nakapasok nga sa UP Diliman, pero nakaranas na nga raw ng depression. Pero gayon man, nagpatuloy daw itong mangarap. Ang gusto daw niya ay magkaroon ng kanyang negosyo. So nag-start siya dito sa sari-sari store. At ipinakita pa nga nung kanyang pinsan, yung disenyo naman nung balak niya na magkaroon ng French fries naman na tinda dito sa kanila, Jessica. So any idea yung mga kamag-anak niya how he ended up from Cainta na napunta siya ng Navotas or doon sa punerarya na sa Caloocan? Jessica, yun nga yung ipinagtataka pa rin ng pamilya, no? Paano na nanggaling dito sa Cainta itong si Jello ay nakarating siya doon sa Navotas, eventually doon sa punerarya sa Caloocan. Yun ang gusto nilang malaman kasi ang sabi nila homebody ito, Jessica, hindi daw masyadong naglalabas. Kung lalabas nga lang, bibili ng pagkain. So yan yung talagang tanong na bumabagabag ngayon doon sa pamilya. Anong nangyari dito kay Jello? Bakit siya nakarating doon sa Navotas and then eventually sa morgue nga sa Caloocan, Jessica? At meron siyang pinapatakbo na tindahan. Sari-sari store dyan sa Cainta. Yes, Jessica. Yun nga yung kanyang sinimula na negosyo after nung huminto siya sa pag-aaral. Meron siyang sari-sari store. At doon sa sari-sari store na yon, doon nga raw bumibili itong si Kulot. Kaya sila medyo magkakilala. Yun yung sabi ng mga kaanak. Pero hindi naman daw talaga sobrang magkaibigan, Jessica. Pero dito sa pag-profile kay Carl Angelo, ay malayo doon sa pag-profile naman o yung mga nabanggit ng pulis na di mano ng holdup ng taxi driver, etc. Jessica, ito pa yung pinagtataka ng pamilya. Itong lola ni Jello, alam daw niya yung gawain nung bata, no? Ang alam niya nung araw na yon, kinuha pa yung kita doon sa sari-sari store. So ang tanong nila, paano pa mangu-holdup ang isang taong meron naman pera? Also, Jessica, ang pinupunto ng pamilya, yung kasuotan ni Jello nung nando doon na sa loob ng morgue, ay hindi kanya. Hindi daw niya yung shorts niya o yung kanyang hoodie. Hindi daw yun sa kanya. At hindi din daw nagsusuot ng ganon yung bata. And also, Jessica, hindi yun yung susuot ni Jello nung siya ay mawala, Jessica. Maraming salamat sa'yo sa lima refrans.